Gusto namang busisiin ni Senadora Laila de Lima ang mga pinasok na kasunduan ng Pilipinas sa China para sa ilang proyekto. Questionable raw kasi ang ilang kumpanya matapos ma-blacklist ng World Bank. Balitang hatid ni Jam Sisante. Kaduda-duda raw ang ilang kumpanyang Chino na pumirma ng kasunduan para gumawa ng mga proyekto sa Pilipinas nang bumisita sa China si Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naman nais ng ilang senador na mabusisi ang mga ito. Si Senador Laila de Lima, maghahain daw ng resolusyon para imbestigahan ito ng Senado. Kailangan tingnan yan ng maigi. Alamin ano yung mga background ng mga projects na yan. Ano na yung mga pinaka-status? MOU pa lang ba? And even if it's just MOU, MOU is the first step. A memorandum of understanding is the first step towards the appropriate project. Kailangan busisiin ng gusto po yan. Because dyan din ang mga nagiging ugat ng mga corrupt practices. Maraming nagsasabi, investigasyon na naman. Pero habang may anomalya kasi, kailangan natin mag-imbestiga kasi pag pinalagpas mo yan, eh di lalalayan at hindi mo alam kung anong magiging damage niyan sa ating lipunan. So kailangan natin imbestigahan yan. Sa China, pumirma ang Pilipinas ng Memorandum of Understanding o MOU kasama ng China Road and Bridge Corporation o CRBC para sa isang feasibility study sa pagpapagawa ng Bonifacio Global City to NAIA segment ng Metro Manila Bus Rapid Transit Project. Dati nang nasangkot ang CRBC sa overpricing ng isang nakaraang proyekto dito rin sa Pilipinas. Dahilan para ma-blacklist ito ng World Bank. Blacklisted na rin ang mother company ng CRBC na China Communications Construction Company o CCCC na pag-aari ng China. Ang isa pang subsidiary ng CCCC na China Harbor Engineering Company, pumirma naman sa MOU para sa paggawa ng Davao Coastline and Port Development Project at Manila Harbor Center Reclamation Project. Isa pang MOU na pinirmahan sa China ay kaugnay naman sa Cebu International and Bulk Terminal Project. Pinirmahan ito ng isang Pilipinong kumpanya at ng CCCC Dredging Company na minsan ang napabalita na kasama raw sa mga gumawa ng artificial island ng China sa pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. Naunang sinabi ni Senador Ping Lacso na dapat imbestigahan ng Malacanang ang anyay nakakahiyang issue ng pagpasok ng Pilipinas sa mga kasunduan sa mga questionableng kumpanya. Si Senador Grace Poe, sinabi rin dapat isa publiko ng Malacanang ang detalye ng mga kasunduan alinsunod sa nilabas na polisiya ukol sa Freedom of Information. Jam Sisante, GMA News.